langit. Hindi po ang papasok na ng langit yung nagbago buhay. May tao pa ho ba dito? Magkasama si J.I., panganay ko, at saka yung bulso ng kapatid ko. Nag-inuman sila. Ang ininom nila, Jack Daniels. Sosyal. Pag nag-iinuman sila, hindi sila uminom ng mga Jimbino. Jack Daniels ang ininom nila. Yes, magkasama sila. Umuwi ng madaling araw. Eh sabi ni J.I. sa kuya niya, Kuya John, straight na tayo. Mauna ka na. Kaya si J.I. dahil nung tinikman na bisyo yan eh. Yung mga taga-Marikina, kitang kita siya, nanginig ka rin, lumawin na lang, kitang kita siya ng mga taga-Marikina. Kasama pa niya yung pinsa ko, may inom, Jack Daniels eh, grabe. Kung mag-inuman, Jack Daniels ay inuman. Marami pera. Pero sabi ni J.I. ni Jack Emmanuel sa kuya niya, Kuya John Young, straight na tayo, mauna ka na. Ay, straight na sila eh. Ito ang mahuma rito. Alam mo yung mga tatay mo, straight ka na ba? Alam mo yung mga tatay mo, straight ka na ba? Oh, straight na ako. You know, my eldest son and my nephew used to drink wine. Their favorite is Jack Daniels. Yes. But now my son, my eldest son and my nephew is no longer drinking wine, nor brandy, nor liquor, nor any alcoholic drink. They are now worshiping the living God with all their heart, soul, mind, and might. They offer now their bodies to God in worshiping the Lord. Amen? Amen. Are you drinking wine? No, no. Very good. Don't take brandy, whiskey, wine, tuba. Lambanog. Di ba nagbibiro? Pagkagaling po namin ng Punta Asado, hanap kami ng mapagkakainan. Sa tagakain, nasa timog kami. Napunta kami sa isang pasta house. Doon kami kumain. Sabi ng pamangkin ko si John John, Tito, sabi niya, madaling araw, galing pa kami ni J.I. Nag-inom kami ng Jack Daniel. Pero sabi sa akin ni J.I., Kaya John, straight na tayo. Magsisimula ka na. Susunod na ako. Kaya straight na sila eh. Ikaw pa humor rito. Mamaya magpapatotoo si J.I. Papatotoo siya kung paano siya straight na ngayon. Amen? Amen. Sa lahat ng anak ko, yan ang tumagilid eh. Totoo lang. Akalain mong nag-aaral ng Marikina Science? Pag pupunta mo ng Marikina Science, wala sa loob ng eskwela, nasa labas doon nag-aaral. Totoo po! Grabe! Naka-uniform yan ha! Ng Marikina Science! Pagdating mo ng Marikina Science, wala sa loob ng eskwela, nasa labas. Grabe! Sa lahat ng anak ko yan, ang pinakamatalino! Kaya din natalino niya na nakalimos, sa iba niya ginamit eh. Pag-inom ng alam, pag-inig rin niya, pag-tuparkada. Lagi nga pinapatawag ng teacher eh. Pastor pa naman ako, hiyang-hiya ako eh. Pira, pinapatawag ako ng groom. Ma, pinapatawag niyo daw po ako. You know, my eldest son used to be a black sheep of the family. Yes. Instead of going to school, he goes to Bilyara, to billiard hall, to drinking session, to gambling session. But it was before, but now no more. I said, sabi ko, noon yun, hindi na ngayon. Amen, tatawagin ko siya, magkapatotoo siya. Yung hiling-hiling niya inom. Kasi yung kutang mamirin na lang ako pagpinsan, Jack Daniel pa iniinom. Di ko nga natin pa yung Jack Daniel na yun eh. Natin pa ko lang, Gin Bilog eh. Pag nakainom ako ng Gin Bilog, Kaya yung mga... Mamaya magkapatotoo siya, tatawagin natin siya, magkapatotoo niya. Ang sige mo pa naman ang pangalan niya, John Emmanuel. John, a gift from God, given by God. Emmanuel, pangalan ng Diyos yun. Kaya ang pangalan ng Diyos, Emmanuel, hindi Santo Niño. Walang Santo Niño sa Bible. Nakalain mo,
Akalain mo, naka-uniform yan, no? Papasok ng Marikina Science, oh. Papasok yan eh. Pagpunta ko ng Marikina Science, nasa labo siya na iskwela. Hindi naman wala ko papasok. Pero noon yun. Ngayon, hindi na. Ngayon, kabay-bait na niya. Okay, nasa na tayo? Conclusion na ba tayo? Conclusion na tayo? Conclusion na, conclusion. Yan. Ah, ito na tayo. Kapag binigay natin ang the best natin sa Panginoon, ibibigay din ng Diyos ang the best niya para sa atin. Amen po ba? 2 Corinthians 9:6. Basahin natin. 2 Corinthians 9:6. This is the last verse that we are about to read. Last verse, I tell you, ha? You can sleep after this. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Conclusion. Give our best to God now. Because God wants to bless us now. Not just in the end or in the middle of this year, but in the beginning of this year. May tao pa ho ba rito? Habang pinapangaral ko ito, anong buwan? January. January is the month as I preach this message. Give our best in the beginning of this year. Anong buwan ang una sa isang taon? January. Okay. Tingin sa akin. Sa unang taon na ito, ibigay mo na ang labis mo. Sapagat ngayong taong ito, at ngayong buwang ito, at bago matapos ang buwang ito, dakilang promosyon ang magagalang. Nakikinig po ba kayo? So we have to give our best to God now. Pakisabi now. Ngayon, today. Karon. Because God wants to bless us today, now. Not just in the end or in the middle of this year, but this January, in the beginning of this year. Sino gusto ng pagpapala? Sambahin po ang tunay ng Diyos. Huwag si Santo Niño, huwag si Virgin Mary. Lalang huwag si Cory Aquino. Kasi si Cory Aquino, santo na ng iba eh. Huwag din si Pope John Paul II. Huwag din si Mother Teresa, si Pastor San Pedro sa Kalungsod. Huwag sila ang sasambahin mo. Ang sambahin mo ang Diyos. Amen po ba? At isa lang ang Diyos na binubo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Paglikuran mo siya ng buong puso mo. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo yan para sa Diyos, magbutihin mo yan. Worship only the true God. And whatever you do, whether in the job, or in the business, or in the ministry, do it with all of your heart. Because surely the Lord will bless us abundantly. Amen. Shall we arise? Kailangan pa magbabagong buhay. Paghuli na ang lahat at patay ka na at wala ka ng lakas. Kailangan mo pa pagbubutihin ang pag-aaral mo. Ang pagkatrabaho, pag-inegosyo mo. Kapag huli na ang lahat. Kailan mo pa pagbubutihin ang maglilingkod mo kapag huli na ang lahat? When are you going to give your life to Jesus? When are you going to give your best to Jesus? I urge you, I plead to you, do it now. Before it's late, bago maging huli ang lahat sa buhay mo. Kaya ko ipagsigawan sa buong mundo at ipagmalaki mo. Hindi ako maglipang English. Hindi ako nakagraduate ng mataas sa pinag-aralan. Galing ako ng squatter area. Pero pwede ko ipagsigawan sa buong mundo. Ako ang nagpapaaral ng anak ko. Ako ang nagbabayad ng bishop niya na hindi ang sino ko. Ako ang nagbabayad ng bills nila. Ako ang nagpapakain sa kanila hindi ang sino paman. Hindi ko sila inasa kahit kanino paman. At yan ay bigay ng Diyos. Nakita ko sa paglilipod ko sa Diyos, pinapagpala ako ng Diyos. I am paying all the bills in our house. I am paying all the tuition fees of my kids.
I do provide their foods and their shelters. It's because the Lord is faithful. As I serve my living God bless me abundantly. God is good to His promises. God is good and faithful. So all His promises. Gusto ko sabihin sa inyong lahat, itong January, bago matapos ang taong ito, matinding promotion na maganda naman mararanasan ninyo. And even I prophesy, before this month of January ends, God will allow us to experience blessings and promotions. I tell you, even I prophesy, all debt will be canceled. I tell you. All your heartaches and pains and problems will be removed. I tell you. You have to believe that there is God. And this God is a performing God, a miracle performing God, a miracle working God. Gusto ko sabihin sa inyong lahat, napakalaki at napakadakila ng ating Diyos. Give your offerings to the Lord. Give your tithes to the Lord. And even, I challenge you, give your first fruits, your 1 month salary for the Lord. You will not be lost. Or you will not be, or what I mean is this, if you will give your 1 month salary to God, you have 11 months. 11 months will be for you. Is God unfair? Answer me. If you are working and you will give 1 month salary to the Lord and a year consists of 12 months, 1 month for God, 11 months for you, is God unfair? No. Kaya yung mga hindi pa nagpe-perspurs, mag-perspurs na kayo. At kung nag-perspurs na kayo, mag-perspurs kayo muli. At gusto mong sabihin sa inyo, mabigyan nito ipaprapisay ko, ang pumapangit ang buhay ng mga nasa ibang bansa, lalong papangit yan, sapagat hindi nyo ginagampanan ang tawag ninyo. If your life, if your job, if your business, are getting poorer and poorer, it's because you are not in the perfect will of God. Ayusin mo ang buhay mo. At ang pagpapala ng Diyos ay maranasan. As we bow down our heads and ito, may nagmamalaki ko ito eh. Totoo yun. Kahit tanungin mo si Sister Christine, ako ang nagdala kay Sister Chester, Kiko Marpito, para makapag-aral sa private ko si Christine School. Ako yan. Nagmamalaki ako ba lingkod ng Diyos? Oo, nagmamalaki ako. Hindi sa nagawa ko, kundi nagawa ko para sa Diyos. Hinamon ko nanay niya. Dalhin mo ang anak mo sa private school. Huwag mo mag-aralin sa mga public-public. Buhay ang Diyos mo! Hindi nakaranas ang public school ang mga anak ko dahil buhay ang Diyos ko. At hindi ko yan inasa kahit kanino. Ano sabi ko sa uncle ko? Chuntodoy, ako ba nahingi sa inyo na kahit singko? Nangutang pa ako sa inyo na kahit singko para buhay ko pamilya ko? Ano sabi niya? Hindi. Dahil hindi ko inasa ang pamilya ko kahit kanino. Binuhay ko sila sa sarili ko kalakasan. At higit sa lahat sa awa na bang Diyos. That He is God. God can heal sicknesses and diseases. God can bless us abundantly. God can prosper us. God can bring us the promotion. If we believe that there is God, and this God is good, and He is good all the time. If we will accept Jesus in our heart as our Lord, God, and Savior,
God will bless us abundantly. Even more than what we think for. Even what we have prayed for. Hindi po ako nangangaral lang. Ako po'y nagpa-promise sa inyo. Bago matapos ang buwang ito, ang pagpapala ng Diyos ay maranasan na matindi. I'm not just teaching, I'm prophesying. Before this month ends, great blessings will come in you. Open your life to God, to the Lord now. Open your life to God now. Forget the time, it's harvest time. We are bowing down our heads and close our eyes.
Habang tayo natin nakayaw at nakapigil. Pero kung hindi matapos eh, dami ko pang nakita, nag-iiyakan eh. Huwag muna tayong humingi ng pangangailangan natin. Ito yung muna natin mahalin ng Diyos. Gusto ko lang mag-pray sa parang sa pangangailangan ninyo eh. I think I must go to pastoral prayer. But I sense in my spirit, when you're still crying, before I will pray for all your needs, shall we continue in worshiping the name of God? Hallelujah! Continue worship the name of God, the name of God. I live my
Gabi ng harapan at tubak mo ng harapan. Gabi mo na. Come forward, come on. And offer your life to the Lord now. Come on, run forward, quick. Pastor, quickly. Come on. Those who want to come forward, come. Run quickly, Pastor. Don't waste time. Don't go, run. If you want to give your life to the Lord now, do it now. Kung gusto mong ibigay ng totohan ng buhay, mga isang panong gabi mo na ngayon. Sige, takbo na kayo lang dito sa harapan. Huwag mo nang hintayin kung sino pang tatakbo sa harapan.
satisfy us with your love. Satisfy us with your presence. Oh God, tingin ka rin sa pahit ng Panginoon. Ako mismo, ngayon ko lang ito nararanasan sa tanang buhay. Malakas mo ng natatanggan na ang pangyarihan ng Diyos noon. Pero iba na iba itong nararamdaman ko ngayon. Grabe taas! Grabe na pang na ang pangyarihan ng Diyos. Truly, I experience the presence of God more. At mararanasan nito at patuloy natin mararanasan. Tawagin mo na si Raquel dito sa harapan. Tawagin mo si Raquel. Manatili mo na kayo niya naging kaalis. Hayaan nang hibuin kayo ng Diyos. Sige, manatili kayo umupo na kaluhod na naman. Adika lang. Thank you.
kayo sa inyong upuan. You can return to your seat. Will you please extend your hands toward these precious people? Come on, sige po yung mga mahal sa buhay ni Pastor Ragi, pati yung kapatid, pamangkin, ni Chentina. Let them come forward. Will you please extend your hands towards these people? These are the precious loved ones of Pastor Shannon, King Irenea Rasco Camillo. They are so precious in the heart of Pastor Ragi. They are so precious in our hearts. They are also, these people are also precious in the sight of God. Father, as we are extending our hands toward these precious people, Father, we pray, heal their sicknesses and diseases. Father, we pray, let them experience your love more, I pray. Let them feel your love more, I pray. Bless them more abundantly. Promote them more, I pray. Give them success in victory and victory, Father God. In all they will do, Father God. Grant the request of their hearts. Lord, let all their good dreams come true. Let all the long-standing prayers, Father God, be answered now, I pray. We pray in Jesus' name. Pati Panginoon, yung mga mahal sa buhay na nasa probinsya at nasa ibang bansa, kilala niyo po lahat. Those loved ones in different parts of the Philippines and in different parts of the world, Father, you know them. Bless and touch them, Father God, also in Jesus' name. For you are not limited by time, distance, and even space. And Lord, we know that you are an answering God. So Father, right now I pray, bless this people. Tawagin mo natin si Pastor Ragi. Sige. Sige, dito ka lang dito sa harapan, Mama. Will you please lay your hands sa mga, sa kanila? Sige, lay hands mo sila. Utter a word of prayer for them. Prophesy for them. Come on. At sa buhay nito, pag lagi tayo nagtatago, tayo nasa gilid, tayo nasa tabi. Dapat lagi tayo nasa unahan. At lagi tayo ang namumuna. Hindi nila narinig. Lagpitan mo sila. Bawakan mo sila. Inihans mo sila. Bless mo sila. Lagyan mo ng boses na tono. Father, for your own glory alone. Father! Let it blow! Jesus Christ, the Son of the Living God. Oh, marami pong salamat na kinakabahan. Ang pinagpala mo ay pinagpala mo na habang panahon. Ang bilis mo po ay bilis mo na habang panahon. Ang pinaramot mo ay pinaramot mo na habang panahon. Marami pong salamat. What you have been blessed will be blessed forever. What you have been promoted will be promoted forever. Salamat po, Ama, na marami sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa bahay. Please. So, isi-share ko lang po yung
prophecy uli po ng Panginoon. January 12, 2014, Sunday po ng gabi, tumawag ang lingkod ng Diyos, Pastor Ricardo Di Carillo, sa akin, sa cellphone. Marami po kami pinag-uusapan patungkol sa ministeryo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Pagkatapos naming mag-usap, kami po ay nag-pray kay Lord. At biglang sinabi sa akin ng lingkod ng Diyos na ako ay mag-prophecy. O mag-prophesy. Ito ang sabi ng Panginoon sa mga pinasasabi sa atin po. Patuloy kung ibubuhos ang matinding pagpapala sa iglesyang ito ng Kingdom of Jesus Fellowship. Ito'y sinabi ko na at patuloy ko sinasabi sa iyo at ang matinding pagpapala ay darating. Silang nagpapatotoo ay patuloy na magpapatotoo. Silang mga nasa tabi mo ay patuloy na magpapatotoo dahil sila ay naniniwala sa lahat ng iyong mga sinasabi sa kanila. At dahil sila ay naniniwala sa iyo, naranasan nila at natanggap nila ang mga pagpapala. Silang mga nasa tabi mo, lingkod ng Diyos, na dati nakararanas sa kanilang mga mahal sa buhay o sa kanilang mga pamilya na hindi naniniwala at hindi tinanggap ang mga sinasabi mo, ngayon ay maniniwala na sila at tinatanggap na nila ang mga sinasabi mo mula sa akin. Kaya sila mismo din ay magpapatotoo at matinding magpapatotoo dahil naranasan nila at pati ang mga naranasan ng mga nasa tabi mo. Ito ang sabi ng Panginoon. Yan, sige, kwento mo sa kanila, di ba? Ito, pakimakinig kayo maigi. Ganito, ha? Diba? Ang pangalan niya, dito kayo tumingin. Dito lang kayo mga gwapo sa harapan kung saan sa pakit tumitingin eh. Pangalan niya, John. It means the gift of God, the hand of the Lord is upon him. Pangalan niya, Emmanuel. It means God is with him. Habang nasa dyan siya ng nanay niya, may prophecy sa nanay niya, you are bringing forth prophet in the kingdom of God. Sabi niya, Lord. You are about to give birth to a man of God. Your child. The baby in your womb is an anointed child of God. Alam niyang lahat yun. Hindi niya paalam na tatas at tamburiner din. Ibalik natin yung aramid o nag-Muslim. Hindi niya alam yun eh. Pero hindi sa inaasahang pangyayari, nahiwala siya sa, nananayo siya sa Diyos. Siguro kasi hindi niyo ito alam. Noon ang panahon, wala kaming makain eh. Wala kaming maisod, wala kaming maitibit, wala kaming maternahan. Pumapasok siya sa eskwelahan, mahaba ang buhok, sorsi ang damit. Talagang mahirap, sobrang hirap ng buhay namin noon. Pero nanindigan kami sa paglilingkod namin sa Diyos. Pero ngayon, pinagpala kami ng Diyos at salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Siguro sa hirap ng buhay, at saka siguro sa mga pressure nahiwalay siya sa Diyos. Talagang sa lahat ng aming anak, ipang pinakamatalino talaga. At ito, kahit ito mag-aral, sobrang galing na ganito. Kaya lang yung galing niya, ginamit niya kung saan-saan. Kaya ako ano-ano, hinit-hit, hininom, pinuntahan, minarkada, kung saan natutulog. Kaya wala kang tulog eh. Tulog na yung computer sa hindi matulog. Bumagsak na yung computer sa hindi pa rin bumabagsak. But those days are over. So bago siya kakanta, magpapatotoo muna siya, at babati muna siya kay mama niya, tapos kakanta siya. Okay, sige na, tuloy mo. Ito, para maganda. Amen. Gusto ko lang share na kung hindi rin naman sabi nga yung Proverbs 6:24 ba yun, yung train a child the way he should go and when he is old he will not depart from me. Kasi pagkaman, ayun ka, sasabi na nga na nalayo ako, na marami akong natikmang bisyo, kung kasayin ko kayo sa tingin nyo, wala kayo sa akin. Dahil walang minutong hindi ako nakain. Pero sabi nga, kahit na tumanda na tayo, pag tayo na-train, tayo naturuan ng bata tayo na mahalin ng Diyos, paglaki natin, babalik at babalik tayo. Hahanapin at hahanapin natin yung Diyos sa puso natin. Amen!
Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sabi niya, oo, nalayos sa Diyos, pero dahil ang training niya ay mahalin ng Panginoon, bumalik po siya. Kaya wag na wag niyong hindi mapapray. Lagi ipapray ang mga anak. At lagi niyong turuan ang daan ng Panginoon. Manigaw at mandis man sila, mabalik sila sa Panginoon. Ano-ano ba yung mga bisyong dinanan? Ano-ano ba yung mga bisyong manoon? Lahat. Lahat. Enumerate one by one. Come on. Ala. Sigarilyo. Marijuana. Cocaine. Ecstasy. Hindi ko lang natikman yung shabu. Yung shabu, hindi niya natikman. Dito mo hawa, ano wag mong takpan yan? Sigarilyo, alak, cocaine, marijuana, natikman niyang lahat. At his very young age, ha? And will you not believe? In parang hindi ka maniwala. But those days are, masabi na naming mag-asawa na puno-puno ng heartaches ang aming mga dibdib. Pero we just keep on praying and trusting the Lord that J.I. will return to the Lord. Ngayon, bumalik na siya. Amen? Napakanak ko ng Panginoon. Payuhan mo sila. Payuhan mo sila bago ka bumalik kumanta. Ano lang kasi, ang secret lang talaga sa is prayer. Kailangan talaga natin ng prayer life. Yung hindi ka naman makakaharap sa Diyos kung hindi mo muna siya kakausap.